Diba guys, tamang luto lang po dahil lumuulan, no? Ano yung luto mo? Kaya po kasama ko sa taba na po magluluto ng ulam. Galunggong na frito nalulutuin niya. Yan po ah. Malaki po ng katawan, di ba? Masyado po napabayaan sa kusina eh. Kaya lumaki siya ng lumaki. Ayan mga guys. Okay, so, sobrang ulan dito. Santa Maria. Tamang banding lang po sa mga tropa pigs na kasama ko. Ito po ang warehouse namin. Ayan po. Oh. Driver po ako dito sa Nestle. Parang pinaka subcon lang po. Meron po kaming amo. Ayan. And mga guys ha. Ikotin ko lang. Ayan po yung pinaka-gate namin. Ayan po. Nestle. Yan po yung inilalagyan ng mga yogurt. Luma na po, di ba? Pero kaya pa pong ayusin yan ng kasama ko. Yun si Taba. Yung nagluluto ng ulam namin. Ngayong gabi yan. Diba? Napakapangit, diba? Pero another day or bukas o sa isang araw, okay na po yan. Malinis na yan. Ayan mga guys, oh. Bali po, driver po ako dito. Ayan po yung truck ko, dinadala. Dito po ako nakatira sa ano. Ito po yung pinaka-warehouse namin, Santa Maria. Barangay Santa Cruz. Ayan po yung maluwag na lupa. Ayan po yung truck kong dinadala, minamaneho. So guys, maulan eh. Hindi ako makalabas eh. Sa pinaka-gate. Sipahin ko lang po. Yan. Hindi po ba? Yan po yung dinadala kong truck, minamaneho. Bale, arawan lang po ako rito. Tapos po yung pagbablog ko. Bale, kinuha ko lang po si sahod ko. Eh, para lang po makatulong tayo sa kapwa, di po ba? Masarap, di ba? Na makatulong sa kapwa. Kaya tayo po yung naghihirap, isang driver lang. Sabi nga po nila, ang Nestle daw po, napakayaman na company. Pero hindi po eh. Parang pinaka ano lang kami. Subcon lang yung amo ko. Bali, yan po si Taba kasi. Yan, nagluluto na yan. Dapat ako magluluto. Eh, siya na po ang nagpresenta na siya magluto. Eh, tao lang din po yan katulad ko rin na naghihirap. Ayan guys, so. Tama ko gano'ng karang si Taba. Di po ba? Iisa po ang kasama. Bali po, tatlo kami rito. Brian po ang pangalan. Ito po si Carl. Ay ka nga. Taba. Carl. Yan po si Carl. Sain. Taga ano po to? Surigao. Mga guys, eh, kami po ang napag iwanan dito sa warehouse na to. Kumbaga, bali, regular kami dito, regular, na manggagawa. Pero ako po yung driver nila. Ayan po, pakita ko po sa inyo. Yung kwarto ko na napaka roomy. Dito po ako man nagtutulog. Oh, ayan po, yung kwarto ni Saldi Boy. Ayan. Mga guys ha,
Ayan po, ililibot ko lang po para malaman nyo rin po kung ako po, naghihirap din naman eh. Isa lang din akong manggagawa, driver nila. Ayan mga guys, Oreo, mga freezer po yan. Bali, dinideliver ko lang po yan sa mga katulad ng Alphamart, mga tindahan. Bali, parang may ahente na pag tumawag doon sa kasama ko kay Taba, siya po kasi may contact sa lahat ng ahente. Or yung sekretary namin, taga Pampanga. Kung ano po yung biyahe na binibigay nila, yun po yung binabiyahe ko. Araw-araw po yun, may biyahe ako. Kaya hindi po ako nababakante. Ayan po. Ayan mga guys ha, para wala po akong magawa kasi kaya binidyo ko lang po yung katotohanan ng buhay ko na isa lang akong driver nila. Ayan po. Bali parang ano lang po eh. May amo po kami na nagpapasahod sa amin. Ayan. Ayan po yung kasama ko, Brian. Ayan po ang pinaka-finante ko. Pagka wala po talaga akong totaling kasama. Ayan mga guys ha. Napakahirap po ng buhay. Kala nyo lang eh, ganun-ganun lang. Ang isang manggagawa. Pero totally po, 11 years na po ako rito sa company na to. Pero po, dati po kasi, ako ay finante lang. Nung natutong magmaneho, yun, pinasok ko na rin po pagmamaneho. Kaya alam po, napakahirap. Di po ba? Ayan. Lahat ng ano, susuungin mo pa. Ayan mga guys, Nestle Freezer. Isa lang po akong driver dito sa Bulacan. Parang bali, ito lang po yung pinaka-warehouse namin. Ang pinaka-main namin sa Quezon City, Project 4. Malapit po sa labor. Ayun po yung truck ko sa labas. Yun po yung minamaneho ko. Hindi po ba nakain? Ikutin ko lang po yung buong paligid. Paligid pala. Ayan, di po ba? Pero kala nyo, pagka sinabing Nestle Philippines mayaman, hindi po ah. Driver lang po ako. Subcon lang po yung amo ko rito sa Nestle na to. Bali, nagpapasahod lang sa amin, yung amo namin. Kontrata lang po yan. Napakahirap po, di ba? Ayan po. Wala pong magawa. Katulad ngayon, may bagyo na naman. Ayan, napakalakas po ng ulan dito sa Bulacan. Pag nagpakawala po ang busto sa Bulacan, nakapatay na. Itong lugar na to, babaha. Ayan po yung truck kong dinadala. Minamaneho. Ayan, Oreo, Nestle. Kala nyo naman, pagka sinabing ikaw ay nagtatrabaho sa Nestle, mayaman ka na. Hindi po. Driver lang po tayo. Sa ito po, mga freezer lang to, dinideliver ko. Hindi po ito totally na ice cream. Ayan po, mga freezer lang po yan. Ayan po. Hindi po pa. Ako po nagbablog. Gusto ko lang po makatulong sa kapwa natin na mga mahirap. Sumahod man po ako, yung kalahati po natitira, parang inahati ko lang po para sa pamilya ko. At yung matitira naman, ipinantutulong pa rin natin sa mga mahirap. Katulad ng napapanood nyo sa pag-vlog ko. Ayan mga guys ha. Ayan. Kung sino man po makakapanood ng video na to, pa-share po dahil ako po ay naghihirap din naman, isang vlogger na mahirap.
Cover pa rin po ako ni Edison Botete at ni Boy Sardinas. At ang anak ko po si Calso TV na nasa Surigao ngayon sila. Ayan guys ha. Kamangong higaan ko. Napakapangit. Pero okay lang po yun. Basta tayo po isang mahirap eh nakakatulong sa kapwa. At hindi tayo mag-aalintara na tumulong ng tumulong kahit wala tayong pera. Yun po ang kasiyahan natin eh. Na tumulong lang sa kapwa eh. Di po ba? Ayan mga guys ha. O yan. Para malaman nyo po, ako po'y tatay ni Calso TV. Search nyo lang po yung Calso TV. Anak ko po yon. Eh, ako rin po, eh, kahit pa paano. Na ako'y isang mahirap, eh, gusto ko rin po makatulong sa kapwa. Kahit na sabihin natin na 5 piso or 100 pesos. At least nakatulong tayo sa kapwa na naghihirap, di po ba? Akala niya kasi pagdating nandito ka nagtatrabaho sa Nestle o sa Selecta eh mayaman ka na. Hindi po. Driver lang po ako dito. Ayan mga guys oh. Ayan. Pero po, walang problema. Kung gusto niyo po ng ice cream,